Nandito tayo kay John Paul Gabonilas, yung main event na laban dito sa ARQ. Pare, napabilib mo ko. Hindi dahil nanalo ka. Dahil pare, tinama ka ng solid first round. Pero parang wala lang. Naalala mo ba yon? Ay, hindi ko naalala, sir. Naalala ko lang. Parang gumanon ako eh. Hindi mo naalala na bumagsak ka? Oo, hindi ko naalala. Okay. Ay, sinabi ko nga sa coach ko, sabi nila na bumagsak daw ako. Oo. Para sa akin kasi parang wala akong brakso, parang gumano lang ako. Oo. Pero may naalala akong tumama dito malakas. Tumama malakas. Oo. Okay, hindi ka ba nahilo o nasaktan sa laban? Hindi naman ako nahilo, sir, pero nasaktan major. Okay. Kunti lang, kunti. First of all, syempre, congratulations dahil panalo ka. Napakaganda ang panalo mo, main event. Talagang kinukwento ka sa akin, pagdating ko pa lang dito, malakas yan. Pinakita mo na malakas ka eh. Sa magaling bat pa, parang ang ganda mo panoodin eh. So ganun bang klaseng boksingero ka talaga, yung attack mga attack, power puncher? Oh, ganun talaga ako, sir. Ay, nung una fighter talaga ako. Oh. Ya nung pumunta ako kay Kangkot Shieldo, parang nagiba yung kanya, galaw. Hmm. Kasi binago ni coach kasi pangit ang laro ko nung ano, mature pa ako. Oh, ngayon maganda rin. Saka ang bilis mo eh. Ang bilis mo. Ano masasabi mo muna dito sa laban mo, sa kalaban mo? Nahirapan ka ba? Ano? Nahirapan ako, kasi malakas rin eh. May power yung kalaban ko, yeah. Talagang fighting spirit. Agira pabagsakin. Oh, pero ito, kinakausap kita, mukha namang mabait ka. Noong unang tingin ko nga sa'yo, parang hindi rin makabasag pinggan eh. Pero ito sa taas ng ring, parang medyo may angas ang dating. Sino ba idol mo sa taas ng ring? Man, sir, David Haney. Teofimo Lopez. Ay nga, sabi ko kamukha mo, pati gupit mo. Pati... kaya ginayaw ko yung gupit, sir. Aha, kaya yun sabi ko sa ano, parang nakikita ko si Teofimo Lopez sa'yo. Pati yung angas, yung ano, parang medyo nagyayabang ka sa taas ng ring eh. Mayabang lang, sir, kapag nasa ring na. Pero sa personal, mabait talaga. Okay. Noong tinamaan mo siya, second round, napabaksak mo siya eh. Ano ba sa tiwa, tapos na yon, nakasolid ka ba noon o ano? Alam mong tatayo pa siya? Alam kong tatayo pa siya, kaya nang kalmado lang ako yung nagpa-continue pang laban. Oo. Kung makalmado pa kayo, parang malakas yung kalaban rin. Mukhang pero yung huling ano mo, yung huling 3 yata no, round 3 ba? Sa Chan? 4 yata? 3 sir. Basta yung huli no, yung tinama mo sa Chan. Sa corner. Sa corner. Nag-isip pa yata siya kung pero hindi niya nakinaya na milipit siya eh. Nung nakita mong ganun, ayun, sa tingin mo siguro tapos na o hindi pa? Sa tingin mo parang tapos na yata doon eh, parang mahirap na paan eh. Bumangon, pero bumangon talaga. Lakas fighting spirit. Oo. Alam mo, gustong-gusto kita tanongin tungkol doon sa pagkabaksak ko kaso hindi mo naalala eh. Oh, hindi ko naalala. Talaga, sir. Grabe. Ang naalala ko lang, may tumama sa akin tapos gumano lang ako. Oo. Pero nabansagan ka na namin na ano ng mga commentator doon. Ang tawag daw sa'yo, ano man tunay na moniker mo, ring name mo? The Destroyer. Yung tumawag sa'yo, angas ka daw ng ano, Cebu eh. Ang pata, angas. Kasi ang angas mo maglaro eh. Angas ng Cebu, malabo yan. Baka magreklama si Jandro Casimero. Oo, oh, patay tayo ka kuya yan. Anong weight ba yung nilalaban mo talaga? 112, sir. 112? Oo. Oh. Aba. 1.8 lang ako eh, sumakuan ako. Pero 112 ka na? Oo, oh, 112 kayo. Pero normal timbang ko, sir, 1.8 lang. Okay, pang ilang laban mo na to? Pang lima. Oh. Okay, sunod na yan. Siguro pag mga 10 ka na, pwede ka na ma-rate. Pwede yan. Kaawa ng Diyos, sir. Kaawa ng Diyos. Pero ikaw, tatanungin kita personally, panalo ka na dito, meron ka bang gusto makalaban? Sa ngayon, wala pa, sir. Wala pa? Sa coach lang ako nakano. Ikaw, wala ka talagang gusto? Kahit sa Pilipinas? Kahit sino. Kapag sinong kalaban, sa tamang timbang lang, sir. Sino ba magaling dito sa Pilipinas sa division mo? Hindi ko pa nalala, sir. Hindi ko alam. Iba-iba kasi yung weight ko eh. 1.5, 1.8, 1.12, 1.10. So hindi mo pa alam kung ano talaga. Pero napakita mo yung lakas mo sa 1.12. 1.12 itong laban mo, di ba? 1.12, sir. Aba. 1.9 lang ako eh, 1.13. Ilan taong ka na ba? Bago pa lang na 20, sir. Bago pa lang mag? 20. Oh, so bibigat ka pa niyan, pare. Oo, pwede. So 1.12. Ngayon, para mas makilala ka namin, taga saan ka ba? Taga Cebu, sir. Dito mismo sa Cebu? Pardo Poblacion. Poblacion, taga dito mismo. Ah, okay. So ARQ, nag-training ka. Dati ba sa ARQ ka sa dito? Sa Waki, sir. Waki Salud. Oh, Waki Salud. Oh. Yeah, wala na si Sir Waki. Umigil na. Na, kaya punta ako ka Coach Ildo. Ngayong pandemic, may dumating na ako, mabuting manager at nagtayo ng boxing. Si Sir Jason. Okay. Ngayon, ito na, no? Ako, personally, nire-recommendo ka ta sa mga tao na dahil ang galing mong panoodin eh. Pero imbitahan mo naman yung mga tao na suportahan ka sa iyong boxing career.
At baka may gusto kang i-promote or pasalamatan. Kumari, kung saan kanila mapapanood. Meron ka ba YouTube channel? O yan! Gusto ko lang pasalamatan. Salamat, Sir Pao. Kaya ginawa ko maangas sa laro kasi nandito kasi rin. Ay, naku, kasalanan ko pa. Kasi alam ko na may YouTube sir eh. Ginawa ko talaga yun. Okay. At saka salamat sa manager ko si Sir Jason at sa dalawa kong coach, si Cusibjo Cortez o si Eldo Cortez. Salamat sir. Okay, yun na. Yung YouTube channel mo? Wala akong YouTube. Wala pa? Subscribe ako sa iyo. Okay, mag-YouTube ka na. Pakita na tayo. Salamat po, ano. Ayan na, medyo at against the light. Thank you. Supportahan po natin. Salamat sir. Good luck, pare.